Sila kalinis dito. Yan, dyan ako nakatira. Dyan ako nakatira. Yan, building. Dyan ako nakatira. Bago ka makapasok. Hello. Hello, good morning. Oh, morning. Morning. See, hi. Hi. Yeah. What is good morning in Taiwan? Taiwan. Yeah. Okay. Number 2. Actually, I'm going to share. 21. Mataas din yung building na to. Yes, good morning, good morning. Saglit na. Tapos ang ilaw dito, automatic. Lung, ate mo, automatic yung ilaw. Parating pa lang ako dyan eh. Pag walang dumadaan. Ayan, no? Hindi siya iilaw. Pero pag mayroon na yan, konti. Kasi dyan yung may mga remote, mga sensor. Yan. Tapos malinis siya mga ano dito. So hindi ka basta-basta magpapasok. Okay. There we go. Pamili ko. Dito ko lang nilalagay sa bag. Kasi mabigat din eh. Ayan. Ayan naman na avocado pagkalaki na ito. Ito mo naman. May git 1 kilo. Ang bayad ko nito is $82. Tapos ito. Ito yung walnut. Favorito ko ito. 200. Kamura na ako sa kanya. Meron naman ako nagbibay. Bilis. Ang maganda yung bilis nilang bili. Ang maganda rin ka dito. Ito yung mga gulay. Dami nagpamili kong mga gulay. Kaya ito yung gulay. Lahat-lahat ng gulay ko nabili ko siya ng 400. Kasi yung mga binibili ko tulad dito cauliflower, broccoli. Ito naman yung aking mga karne. So, bibili ako ito. Halagang 130. 24 pesos. Ito yung nabili ko.
sunod naman. Kasi meron pa akong dyan. So yun. Yan, yan ang aking mga family. Pero lang buhay. Kasi pag kaya akong magluto, ayan. Gusto ko masarap yung lutuin. Dig chat sa gang ko mamaling kaya at saka magluto. Bye! Your worst, so you can just hide while I work. Pwede yung mga napamili ko yung nakaraang lindi pa. Meron pa rin. Pero lulutuin ko na ito mamaya. Kasi meron akong body dito. Ito naman. Pag dinurto ko ito mamaya, ito na yung bago dito. Sa taba. Haluan ko lang siya ng mga napamili. Pwede. Meron pa rin. Tira ko ito kahapon eh. Tapos, ito, maganda rin ito. Bumibili ako, pinapartner ko siya sa, kunyari, kasi hindi ako bumibili ng ano eh. Hindi kasi ako bumibili ng tinapay. Kaya kunyari, may tinapay ako, lalagyan ko lang siya ng palaman ito. Tapos yung gulay na, yung lechuga. Hindi pala ako nakabili ng kamatis. Ayan, yung dati ko pang napamili ng nakaraan linggo. Kaya pa siya, mga tatlong araw pa itong ulam ko. Marami pa ito eh. Ang ginagawa ko, yung luma, ilagay ko siya sa taas. Ito. Ibig sabihin, ito yung una yung lutuin. So yung bago, dito ko siya ngayon lalagay. Para doon ako kuha. Ito yung itlog ko. Dito ko lang siya nalagay. So minsan, dito sa rib. So ngayon, ang ayusin ko naman yung pinamili ko. Ito yung mga karyo. Bumili ako ng atay ng baboy. 50 lang yan. $50. Sarap yan, piprito. Ito, bumili akong baka. Baka, 100 lang lang. 120. Mura lang. Ito siya ng 270. Higit 1 kilo. Ang per kilo nito eh 170 bago depende sa price. Mayroon akong nabili ng ano kahit doon ang lahat. So ang wala ako lang ay isda kasi mayroon pa akong isda dito eh. Ano to? Salmon, ulo ng salmon. Ito ang ulamin ko ngayon. Ayan.
dalawang ang laki niya na simple lang. So isang ano, ganoon lang. Ganoon lang po ang buhay ng buhay ko dito sa Taiwan. Ulit-ulit lang, araw-araw ganoon. Pasok sa trabaho, tapos magluluto pagdating dito. Yung ginagawa ko kasi, lulutuin ko siya ngayon. Kanyari, bukas papasok ako. Magluluto na ako niyan mamayang gabi. Para yung pagkain ko bukas, kasama na siya. Kaya, kuminsan hindi ako nag-almusal. Kumbaga, timad. Kasi naglulukarp na ako. Kaya mahaba yung energy na nakukonsume ng katawan ko. Gawa ng mga kinakain ko, yung mga ganito. Hindi na ako kumakain ng high carb. Puro low carb na lang. Para na rin maiwasan ko yung maintenance ng gamot sa katagalan. Kasi kakaedad na kasi tayo, kumatanda na. So yun yung mga natutunan ko rin dyan sa mga vlogger dyan sa YouTube. Yung mga nagtuturo ng paano kumain ng tamang pagkain. At yung time, yung timing, importante din kasi yung timing ng pagkain mo. Kung kailan makakain at kung gaano ka kadalas kumain. Dapat hindi ganun. Dapat pala mayroon kang time kung baga eating time. Para nga maiwasan yung mga excess na fats na may store sa ating katawan. Yun yung nag-cause ng tumataas yung weight natin. Nagiging obesity tayo or sa kadalasan pa ay doon nagmumula yung mga kung ano-ano mga sakit. So, sabi nga, prevention is better than cure. Kaya, pinag-aralan namin mag-asama. At yun ay ginawa na namin hanggang ngayon. Nag-start kami noong January this year, 2023. At kasalukuyan ay ginagawa pa rin namin. Kahit nandito ako ngayon sa abroad, ay patuloy pa rin yung kung anong na-umpisahan namin. Kasi maganda yung nagiging result niya sa pakiramdam ko. Dati, pagigising ko sa umaga, para bang ano, minsan maramdaman mo dito, parang masakit. Tapos yung pag-apak mo sa paa or ano, kasi nga mabigat ako eh. Umabot ako ng mahigit 70 kilos eh. Ang ideal weight lang sa height ko ay 60, pinakamataas na dapat. At least mga 59 to 60 o 61 kaya pasok pa rin siya. Para kayang-kaya ng katawan ko i-manage yung bigat. Pag mabigat na kasi, dun na, pumapasok na kung ano ng mga mararamdaman. At naranasan ko na kung paano na ano yung pagkakaiba. Kaya tinanong ko na sana, kumbaga mindset na lang. Minsan, matutukso kang bumili sa iba, sa labas. Kasi nga, masarap tingnan eh. Pero pagka nakakain mo na or nagulo na sa loob ng katapad, doon muna naisip na dapat pala hindi ako kumain. Kasi maaaring tumaas yung blood sugar o di kaya yung insulin mo magkaroon ng resistance ulit. So, yun yung nagpukos nung nag-iiba yung mood ng katawan natin. Alright! Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong time, sa panonood. Please like and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking susunod na palabas. Thank you! Bye!